Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. This is your main host, Tuangpo Maharanee, watching the Heritage TV show here on Facebook Live. Kaya welcome po kayong lahat, mga kabangsamlayo, sa lahat po ng naabot ng ating The Heritage TV show. Kami po ay nagpupugay sa inyong lahat. Isang mapayapang gabi po sa lahat po ng ating mga kabangsamlayo, mga katipuneros at mga katipuneras. Ayan. So mamaya-maya po, makakasama rin po natin yung ating co-host. Ngayon ay nasa backstage na po yung ating isang co-host na ating brother, si His Highness Datu Raja Sirungan the second. Nako, nawala siya. Nawala bigla yung kanyang internet siguro. Biglang ayan. But anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtutok, sa lahat po ng ating mga viewers dyan. Kung pwede lang po mag-drop kayo ng inyong mga comments, andito naman po tayo sa ating show. Sa inyo po ito, para po ito sa ating lahat. And of course, tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo ngayon ay mag-uusap muli. No? Ayan. So, sa tingin ko, mamaya-maya konti makakasama natin yung ating mga co-host at syempre, lagi mga present po yan sila. Nagkataon lang talaga na technical problem. At saka yung last time, no, last Monday po ay talagang habol na habol ako kasi sobrang gabi na kami nakapag-start. Now, andito po yung ating kapatid na si Datu Raja Sirungan the second. Welcome to the show, Brother Datu Raja. Andyan ka ba? Andyan ka ba, Datu? Mukhang hindi naka-on ang inyong camera. Ayan, sorry. Ayan, mga kapatid, mga sana po pakishare po yung ating video nang sa ganun po ay marami po tayong maabot. No? Sa lahat po ng ating mga kapatid, mga brothers and sisters from the Nusantara countries, like in from Indonesia, Makassar, Indonesia, also from Jakarta and in Cambodia. Yes, to my beloved daughter in Cambodia. Thank you. Mukhang wala pa si Datu Raja sa kanyang camera. So medyo delayed lang konti. Ayan. So ayan po mga kabangsamlayo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsabay po dito sa amin. Huwag po kayong magsasawa na samahan kami, no? Samahan kami dito dahil napaka-importante po yung ating mga usapin na dapat maintindihan at maibigay po natin sa ating mga kababayan kung bakit po ang ating history ay talagang distorted talaga. Kumbaga, ang dami po tayong nakitang hindi aya-aya at nakakalungkot po yung realidad na ito'y sinira talaga ng mga tao na nakipag-alliance, nakipag-connive sa ating mga colonizers. At hindi po nila alam na ang ating palang mga forefathers, yung ating mga sharif na pumunta po dito, ay hindi alam nitong mga historian na ito na sila po ay sumulat. Sila po ay merong libro o meron silang sinasabing report, no? Kasi maalala ninyo mga kapatid, at tulad po ng nasabi po namin sa inyo, paulit-ulit po namin binabanggit sa inyong lahat, na ang ating mga misyonaryo ay hindi po ang kauna-unahang dumaong dito sa Pilipinas or dito sa Mindanao ay si kabunsuan. Meron po pong ahead, no? Ahead pa ho sa kanya. Actually po, kung titingnan natin ng maigi yung ating history, ay meron pong walo po na misyonaryo ang dumaong po dito.
Kaya lang, hindi lang po yun nababanggit sa mga history book at saka doon sa, especially the book of Salibi, Majol, and other historians. No? Pagdating talaga sa ating history dito sa Mindanao, sadyang sinira po ang ating history. Kasi sinira talaga kasi just lately po, actually itong mga books na nandito sa akin, matagal na po ito, buhay pa po si Maharaja. In fact, nung ako po ay nag-live dito sa ilabas, ang sabi niya sa akin, hindi pa ito yung right timing. So, ayun, itinago ko po nung how many years, hindi ko po pinapalabas, although meron tayong mga posting na nagsasaad na meron talagang problema sa mga history book ni Salibi at saka si Majol. Kasi kung titingnan ho natin, may mga resources po yan sila. Una, ito si Sally, si Majol ay kumuha lamang siya ng resources from Salibi. And Salibi also kumuha ng resources dito kay certain dato sa Maguindanao at na-mention po doon yung Datok Mastura. Ito po ay sinasabi po natin dahil ito po yung nababasa natin. Wala po kami sinisira po sa lahat ng history. Kami ay, we respect, no? We respect each other, especially those writers. Nakakalungkot lang na hindi nila isinulat ng tama. Kaya ang kawawa po yung ating mga new generation. So gusto ko lang shout out. Meron tayo dito. Ratu Melayu. Oh, you're from Nusantara. Assalamualaikum, His Highness. Watching from Sultan Banting, Jakarta, Indonesia. Thank you so much, Yang Mulia Ratu Melati. Terima kasih for joining and watching our... This is our Philippines, the Heritage TV channel. We are discussing about the history of Mindanao. So thank you so much for having you here. Okay? Thank you. Ayun. Medyo emotional kasi may mga... Ayan na si Dato Raja. Are you done? Are you okay now? Okay na po kayo? Okay. Welcome to the show. Ayan, hindi ka nakikita. Ano nangyari? Hindi po kayo nakikita. Something is wrong, no? Sa technical, ano yan? Sa technical side po yan. And we have here Lagabay. Raja Sirungan is also watching. And also, Raja Muda Sirungan Alpha Osman Budiman is also watching. Thank you so much for your time, no? Joining us here. So, ayan po mga kababayan. Napakarami po natin pag-usapan. Kasi, kagaya po ng last time na napag-usapan po namin yung tungkol sa mga... okay na siguro, paki-open po yung inyong camera. Ayan. Napag-usapan natin... about doon sa mga level ng hierarchy because there are someone or there are some friends asking what is the leveling, no? Leveling, I mean the position or hierarchy of those royal titles that we are using here in Mindanao as well as from Nusantara because there's similarities. So, napag-usapan ho natin yung meaning ng Maharaja, Raja, Sultan, and Dato. Paki-open po ng inyong camera, Dato Raja. Ayan. Si Bay Ino Clamping is also watching. Thank you so much po sa inyong panunood.
Maraming salamat po sa inyong panonood dyan. At maraming salamat po sa nag-join po sa atin ngayon. Medyo marami-rami po kayo, alam ko. Dito pa lang sa isang page ay medyo marami na po kayo. So maraming salamat po sa inyo. Ayan, mahina daw ang network. Oh, okay. Malakas. Okay. Siguro, i-ano mo lang, i-refresh mo lang yung inyong cellphone. Baka naglalag lang po. Okay. Pagpatuloy po tayo sa nag-start po ako ng posting about doon sa book na binigay po sa akin from Nusantara. Actually, lahat po ng resources natin coming from Nusantara. We are some of our brothers, elder brothers in Nusantara. Like from Laka, like from Indonesia, Sumanap, Kindadi, Sumatra, Riau. Marami po ang nag-share sa atin ng mga importanteng mga history, no? Importanteng mga write-ups and articles na kung saan doon natin napagtanto na talagang may mali po sa ating history dito sa Mindanao. At kung mamaya po, pagka okay na po yung signal ni Raja Sirungan, pag-uusapan po natin yung pinost po po kanina sa aking profile. It's about kabunsuan na sinasabi nila, nakalagay po doon sa history ni Najib Salibi, na according to the Maguindanao history, ay dumating daw po si kabunsuan noong 1515. So para po sa kanila, doon sa Malaya, hindi po katanggap-tanggap yon kasi meron silang record. Ayan, okay ka na ba dato? Assalamualaikum. Ayan. Assalamualaikum. Mag-greet ka sa ating mga kababayan, sa ating mga kabangsa malayo. Sige po dato. Assalamualaikum. Brakato. Nililangin po natin yung mga different kinds of title na binibigay po. Sa kagaya po ng nasabi niyo kanina, na yung pinos po ninyo, himay-himayin po natin dahil yun po ay importanteng malaman ng bawat isa dito sa ating Mindanao. Lalo-lalo na po sa mga taong nag-claim ng they are belong to a genealogy of Sharif Kabunsuan or Muhammad Ali Akbar Al-Hussein. Yan po ang tunay niyang pangalan. Kaya kabansa malayo, mga kaantabayan po ninyo, shout out sa mga kay Datu Pug, Abji Team, at sa mga kamag-anak natin sa Maykabakan, Paglat, Parang, Ibutigan, at sa Lanao, kasi nandun pa rin yung mga kamag-anak. Yes. Tapo at i- Pag-usapan natin kasi tayo. May mga kapatid tayo, may mga brothers and sisters tayo from Lanao Sur. They are asking, what is the connection of Maharaja Tamunaway Mamalo with this royal datos in Lanao Sur from Maranao side? So sabi ko sa kanila, sabi niya sa akin kung meron ba talagang connection o gaano ba ito kabigat na connection? Sabi ko meron, malaki ang connection po ng mga Lanao, mga dato sa Lanao Sur dito sa atin sa Maguindanao. Kasi sa totoo lang, dito po nang galing sa Maguindanao yung royalty na nadala po sa Lanao. So, ganun po ang ano natin. We are not just disclosing, you know, a certain history that we are trying to, you know, restore, and maybe hindi po namin gusto na tirain o kumbaga palabasin na hindi po namin kinikilala ang ating mga kapatid, mga relatives from Lanao or from other tribes. Hindi po yun. Walang katotohanan yun po. Ang ating gustong marating ngayon, ma-achieve ngayon,
ay pareho po tayo na may mga isip na. Pareho po tayo na naghahanap ng katunayan at katotohanan. So I think this is the right time para po tayo ay magkaisa, magkaintindihan, at matanggap natin sa bawat isa kung sino siya, sino sila, sino tayo. Yan. So siguro, Dato Radja, unahin natin i-discuss yung doon sa Pinosco na yung edad ni Dimasangkay. I think nabasa mo yun eh. Nabasa mo yun. So parang diniscuss mo doon. So gusto kong i-discuss mo dito. Nag-comment ka naman doon kanina. So siguro ulitin mo yun kung ano ba yung paano ba yun na ganun. Kasi kung titingnan natin kung 15-15 nga tumating si Kabunsuan, anong edad ni Dimasangkay? Wala si Dato Raja. Anong edad ni Dimasangkay? Matanda na siya, di ba? Ngayon, kung matanda na siya, sino bang nauna kay Dimasangkay at saka kay Kabunsuan? Si Dimasangkay ba? O si Kabunsuan ang nauna? Di po ba? Ganun? Ganun, talaga. Ganun kasi yung pagkasabi doon is umpisahan po natin doon sa sinasabi na dumating si Sarip Kabunsuan speculated year 1515. Tanungkulan si Dimasangkay ng 1578 at the age of 65 to 70 years according to the European record. France record kasi yun eh. Yun ang binasayan nila. Yung sinabi na 1578 Dimasangkay was an old man. Pag sinabing old man, nasa senior citizen na po siya. 65 or 70. Yes. At kung isipin natin kung sa 70 years old siya, kung dumating si Sarip Kabunsuan ng 1615, sabihin, pinanganak si Dimasangkay sa at the age of 1515. Yes. Kung ang edad naman niya is 65, pinanganak naman siya as 1525. Yeah. Kasi maingat po tayo sa mga paggagawa ng mga genealogy. Yes. Dahil kapasiyan din po yung edad ng tao. Kung 70 years old o saan man doon na 70 o 50, ay ibasin natin doon sa pagdating ni Sarip Kabunsuan, may mga na si Sarip Kabunsuan, si Dimasangkay, ay galing sa 1578 at age of 70 si Dimasangkay at 1585 pala yun, 1585 throwback ng 1585 minus 70 ang labas niyan. Magkano ba ang difference between the pin? Ang laki ng difference. Ibig sabihin yan, between the pin dumating sa Sarip Kabunsuan, hindi niya pwedeng sabihin Dimasangkay ay naging lineage sa Sarip Kabunsuan. Hindi nagja-jive doon sa edad ni Kabunsuan at saka sa edad ni Dimasangkay. Opo. Diba? Hindi siya nagja-jive sa pagdating ni Sarip Kabunsuan doon sa edad ni Dimasangkay nung nanungkulan siya. Yes, correct. Totoo. Ang so, katanungan yan, mga... Yes. May mga katanungan yan. Kailan ba ipinanganak
yung tatay ni Dimasangkay. Ano kaya ang edad niya nung ipinanganak niya si Dimasangkay? Ibig sabihin yan, makaban sa malayo. Niya, sandali dato, ang claim ng Dimasangkay ay descended sila kay Kabunsuan, right? Ganun ang claim nila eh. Oh, yun ang claim nila. Ngayon, kung titingnan natin doon sa libro na ginawa ng Malaya, na base doon sa resources ni resources na dinidiscuss niya ay kay Salibi, kay Majol. So hindi talaga nagtutugma. Marami talagang mali. Kaya nga sabi ko, kagimbal-gimbal na katotohanan ang binigay ng libro na ito. Hindi ko lang alam kung ang ating mga historians from Mindanao ay nabasa nila ito. Hindi ko rin alam kung meron silang kopya. I cannot disclose who is the writer. Mas gusto ko na sila mismo maghanap ng paraan kung ano nila alam eh. Sino ba talaga yung writer na yun? Kasi itong writer na to ay napaka taas po ang respeto ng halos lahat ng royal kingdom na Nusanta na. Even kung Brunei, talagang nire-respeto po nila ang writer na to. Kaya ako, doon sa nabasa ko at doon sa natuklasan ko, doon nakapag-isip ako na tama pala talaga na sinira ng ating mga royal politicians. I cannot call them. They are really royal. They are royal politicians because they become royal because of their position, because of their money, and because of their power in the area. So, ganun yung aking statement. Now, ang daming nanonood sa atin. Hi, Yang Julia, Adin Henry. She is watching now. Thank you so much and salam to all our Akidatuan open. We have also here Sami Kamsa is watching. Si Bay Zulaika Lamping, Dato Alba, salamu alaikum. Sabi niya magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman. And we have also here Dato Fort Tabunaway, the RG team. Si Bay Inok Lamping, nanonood din sa atin. Si Lagabay, Raja Sirungan is also with us. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. At dyan lang po kayo at dahil marami po tayong pag-uusapan, marami tayong isisiwalat na mga evidences na kung saan, kung makikita po ninyo sa aking profile, bawat post ko po ay mayroong kaakibat na justification just to show that we are not speaking of any lie. We are not disclosing any information without justification. Kaya ako po ito ginagawa kasi marami pong nagsasabi sa amin ni Dato Raja na si Dato Raja sinisira niya ang history ng Maguindanao at Buayan. Now, you have to talk with all your relatives from Raja Buayan. This is your time, Dato Raja. Dato Raja? Mga relatives po natin siyan sa Raja Buayan, alam niyo po, hindi kasi hindi nyo iniintindi yung binabasa nyo. Kung iniintindi lang po ninyo, malagay sa isipan nyo lang talagang niloko lang kayo ng mga source of information na ginawa nila. Yung lineages, especially yung mga diagram na ginawa sila Raja Indarapata at kung sino-sino pa. Pag gumamit kasi sila ng alawi, ay ginamit sila ng alawi ng anak ng Andalaksil at Andalalugo. Alam niyo po, that yan po ay fake. That is darangin. No? That is darangin. Iba kasi ang... Usually kasi maputol lang kita dato. Usually kasi yung mga pag-ari natin ay kinukuha po nila yung mga history niyan through the darangin. Kasi hindi ko alam kung ano ang justification nila na doon sa darangan na yun, doon daw nagsimula ang history ng ating mga nila. Sige po, continue mo dato. Yung Raja Indrapatra po na sinasabi ninyo,
Tara, pakinggan po yung kwento niya. Hanggang sa makatulog po kayo. Pero yung magical handkerchief, na pag iwag-layway niya, yung handkerchief niya na yun, narating yung kanyang mga alaga. Yes. Yan po yung kwento ng Raja Indrapatra. Yan. Ayan, mga kapatid, ha? Narinig nyo yung kwento daw ng Indrapatra. But anyway, I just want to greet our viewers from Saudi Arabia, si Bibi Maninaw. Maninaw is very close to me. This friend ko, best friend. Salamu alaikum, friend to Saudi. Thank you po at nanonood kayo ngayon. No? Maraming salamat. Pakishare po yung ating video para marami po tayong maabot. At saka sino po yung may mga gininto ang puso dyan, magbigay sa amin ng star. Ako, isang karangalan po at isang support po yan sa ating programa. Upang sa ganun ay mag-continue po kami na magbibigay na hindi lang history ng Mindanao, kung hindi pati po ng Luzon, Visayas. And soon po, meron din tayong ibibigay ng mga history, not only here in Mindanao, but also in Sulu, Palawan, and Visayas, and Luzon. Because we have also some brothers and sisters that they have their sentiments. Sila po ay na-ignore din. Like for example, our brother from Cebu, isang kwento niya about their clan na binaliwala at hindi po sila kumikilala. So, isa rin po yan sa ating ibibigay na mga information and how I wish that he can be with us, no? He can join us during the live so that siya po mismo he can share their stories to our viewers. Ayan. So, sige dato, ipagpatuloy mo yung sinasabi mo sa iyong mga relatives. Pasensya lang po. Nakita ko lang kasi yung mga comments. So, I have to acknowledge. Okay, sige po. Alam niyo po, matagal na po. Matagal ng panahon. Hindi po ninyo napapansin na talagang nilokoy. Buti na lang may social media at lumabas kami. Ako, si Dalit Tuangku Maharaja sa Bunawa, Ibisikan. Lumabas po kami para patunayan sa inyo na yung libro na ginawa ni Najib Talibi, Majul, ay hindi po kapanipaniwala. O yung mga kababayan po namin, at Tagaraja po yan. Especially po yan, Sulangan. Ang capital kasi ng ating lugar is po yan. Kahit sinong may kadugtong sa hulihan yan na po yan. Ay nagtataka kung bakit ito. Dahil yan po ang head of kidatuan of po yan. Raja po yan po yan. Hindi po yan po yan. Ano po yan? Kahit ano po yan. Ay nagtataka rin ako kung bakit ito. O matatalinong tao, mga degree holder, eh hindi iniisip kung ano yung binabasa. Yes. One time may counter-critical. Saga po yan. Tinulong ko siya, professor ito, kilalang tao. Tinulong ko siya, kung ano masabi niya doon sa itong lipang ang pagkakagawa niya sa pangungusap ay katulad nito. Kung sa English, sabi ko ganito eh. Sarip ka buntuan, married to Chris and Nina, became human, getting out from temple. Tinanong ko siya, ano pala si Chris and Nina? Ano siya ng pangatawan? Kawayan? Noon siya na tingala. Doon siya lang tingala, hindi siya nakasagot kung anong itagot niya. Pero napaisip talaga siya. Yes. Napaisip. Kaya inamin din niya na mayroon daw siyang ginawang libro na ang nakalagay lang ay yung sarip. Sarip Aulia, sarip Alimaradya,
at Karip Kabungsuan. Sabi nga niya sa akin, dalawa kami nun ni Red Gamuda, sabi niya sa amin, alam mo kasi, gumawa rin ako ng libro at yung Karip ng amin. Sabi ko, salamat naman malaking karangalan po para sa amin. Natanggap mo ba na si Maharaja Tabunaway at Maging Maman Islam in origin, Islam na ang religion niya? Sabi niya, oo naman. Kasi yung nanay niya, anak ng Sharif, at yung tatay niya ay Sharif. Sabi ko, salamat naman. Yan eh. Alam pala niya, tapos bakit nakikipag-discuss pa siya sa'yo? Kaya, pa rin ako. Kasi sabi niya, nung banggitin niya na, kasi sabi niya, pag magkwentuhan tayo, sabi niya ng history, huwag nang isali yung sa taas. Doon ako nag-imik. Sabi ko, ano mo bro, hindi matanggap yung libre mo pag hindi mo isali yung mga sarip na dumating sa Pilipinas. Correct. Po. Hindi po ganito kasi yan, Dato. Maputo lang kita sandali. Ha? Gusto ko lang batiin ito si Sami Kamsa. Sabi niya, salamu alaikum. Watching from Kabakan, North Cotabato. Sa lahat po ng mga taga-Kabakan, magandang gabi po dyan sa inyo. At si Yang Mulia, Adin Tendre, salamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. YM, ako nun kun malam ini. Ayan. So, thank you so much, Yang Mulia, Adin Tendre. At iwan ko kung makakapasok si Dato Arpa. May technical problem daw siya. So, sana po ay makapasok siya. Kung sa ganun ay kompleto na po tayo. Dato, I hope you're okay. Kailangan ka namin dito. Ayan. So, yun. Yung sinabi mo kanina, Dato Raja, saka ano po yun eh. Nakapagsata ka lang. Kasi kanina, hindi ako nabasa doon na isang post na alam ko na itong tao na to ay talagang against with the Raja Tabunaway. But I am so happy kasi nag-iba yung tema ng kanyang explanation. Nag-iba yung istorya, yung tema ng istorya niya. So sabi ko, ibig sabihin, unti-unti na nare-realize nila na totoo yung ating mga basis na pinapalabas. Yan. So gusto ko lang po talagang sabihin po sa inyo mga kabangsa, mga pamilya, na itong ginagawa po namin ay wala po kaming iiwanan. Lahat po tayo ay magkakapatid, magkakapamilya, at it's good na marami pong nakapansin na napakaganda daw yung ating gagawin na summit. So, gusto ko lang ito, konti lang ito dato, gusto ko lang i-explain sa ating mga kababayan, especially our bangsa malayo, kasi hindi po kami nakapost ni Dato Arpa doon sa press release, na there is a changes doon sa date ng ating summit na supposed to be August 14. No? August 14. Ang nangyari po kasi, nagkaroon ho kami ng meeting last Saturday ata nakakamali with the Nunyu clan ng Western Mindanao sa Sambuaga City. So, marami po kami na pag-usapan and they are very interested and they are very happy to join with the summit. At ang kailangan po nilang i-request sa atin ay sana daw po ay ma-extend natin yung date nung summit kasi marami ang gustong sumabay. Kasi according to them, sa IPMR lang nila, they are about 40 participants plus the Traditional Leaders Council ng Western Mindanao plus the LGUs plus the kung sino-sino pa dyan.
So, they proposed na more or less mga 200 yung participants natin. So, sabi ko sa kanya, actually, ang aming proposal ni Dato Arpa at si Dato Galgo Kuhungan is only 70 persons na kung saan talagang mga historian, patatar sila, o sino ba dyan na gustong mga academe, mga scholars, yun lang yung gusto namin i-invita, sabi ko. But then, dahil sa kagustuhan nila na i-extend muna, i-baguhin yung, tawag nito, yung schedule para makapag-prepare sila ng maayos. Sa totoo lang, sila rin naman po yung host. Hindi po ang Maharaja, o di kaya hindi po ang pertubuhan ng host, but we are partner with the Tama Bajau United Incorporated. So, yun po yun. Tinutulungan lang po natin sila talaga. So, ibig sabihin, mamumove po yung ating summit after sa Pilar Fiesta po ng Tambuanga City. So, yun po yun. So, probably ang preparation na po kasi nila is more than 1 month. Magpa-prepare sila doon sa kanilang fiesta. So, they requested us na move namin into October after ng Pilar Fiesta. So gusto ko lang po yun i-inform sa inyo mga kapatid, mga kabangsa tayo. Para at least alam po ninyo, although hindi pa po kami nakapag-post, kaya gusto namin na maintindihan ninyo. We have also here our brother from Japan. Thank you so much for joining us. Thank you, thank you. I forgot your name, but I will say it again. Okay. Sige, Dato. Meron kasing dumating sa akin na isang information na noong 1425, si Sheriff Muhammad Ali Maharaja ay pumunta, bago siya pumunta ng Brunei, galing siya ng pulau Pinalawak. Doon siya pumunta ng Brunei. So, ibig sabihin, kung 1425, pwede natin pagdugtungin yung ano kayang ginawa niya. So, isa ito ng mga information na nakakatuwa. Meron ka bang gustong idagdag sa information nito? Dato Raja? Sa 1425, pumunta siya ng Brunei. Oh, ano ang historical events ng 1425? Kailan pa pinanganak sa Kabunsuan? Ito li 1390. Mm-hmm. Okay. Oh, 1390. Oh, hindi ako nagkakamali, 1390. Kung niya, so, sa isang libro na nabasa, it's 1400. Yeah. Inanganak siya ng between 1400 to 1404. Pinanganak ni Kabunsuan. So kung 1425, galing siya ng pulau, bago lang siya nakatapos ng kanyang Islamic jurisprudence, at tinuro niya doon sa isang sultan, yung anak niya na sheikh, then nag-proceed siya ng Brunei, at 1425, anong age niya? Nasa kalagitnaan na ata siya, no? Nasa middle age na siya siguro. Middle age. Yeah. Sino ba sa tingin mo, Dato? Iniwag ka na-encounter kung sino ang mas matanda kay Kabunsuan or si Maharaja Tabunaw? In genealogy, speaking of genealogy, mas matanda si Sheriff Kabunsuan. Speaking of intermarriage,
from asawa ni Sharif Minsupala. Sa kapatid ni Maharanee sa Pinalawak. Mas matanda naman Sharif Ali Maharanee. Bienan niya. Yes. Ano sa mga pangatawan niya si Pilipina na at mas handa pa rin si Sharif Ali Maharanee. Yung intermarried. Well, dyan po. Ganyan yung mga aralan. Yan o. Nang humina yung microphone mo dato. Ala, ala. Yan, yan, yan. Okay. Pag genealogy ang pinag-uusapan po, ay mas matanda siya sa rin. Dahil sa rin sa yes. At tell me, si Paramipuli, na naging asawa ni Sharif Ali Maharanee. I see. Sa genealogy. Marami yes. Kasi ang nagtatanong, hindi kasi nila iniintindi kung ano ba, paano ba magkakaroon ng kid. Alam niyo po ako at ang asawa ko, ang ka-level ng asawa ko ay ang lola ko. Nagtataka na lang ang tao kung bakit ganoon. Kasi depende po yon sa pag-asawa doon sa magkakapatid sa first lineage nung ancestor natin hanggang sa bababa na sa atin. Ganun po yung nangyayari. Meron pa nga dito, mas matanda sa kanya pero ka-label niya yung lola ko. Uncle pa pala ng lola ko. Pero ako ang mas matanda sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin dato, dahil nga dito sa ating na mga discrepancy. No? Discrepancies ang mga may tatawag natin dito sa ating mga history na sinira o nasira. It's because of self-interest. Masasabi natin ganon. Kasi kung hindi po self-interest, anong tawag mo doon? Bakit tinakpan yung ating mga ninuno? So, tingnan po ninyo mga kabangsamlayo sa lahat po ng nakikinig po sa amin. Ang aming hinahanap dito ay katotohanan. Kagaya po na kanina, may nakausap ako na isang may position po dyan sa barn. Alam ko may position and maybe incoming na hinahanap, gustong mangyari nila dyan sa barn. Nakakalungkot lang. Mailipat ko lang yung hoti sa barn. Nakakalungkot lang kasi yung nangyayari dyan dahil nagkakaroon na naman ulit ng division ng ating pangkamoro. So, kahit sabihin natin na we are not part of it, but then, nakakalungkot pa rin kasi nakikita natin yung ating mga kababayan na nagkakaroon na naman ng samot-saring opinion, samot-saring palaisipan. Ano ang nangyayari talaga dito sa ating barn na ito at hindi na naman sila nagkakaintindihan ng bawat mga leaders na ito. So, yung isa po kanina na nakausap ko, he is very willing na kung sakali man ay magkaroon mo daw sila ng magandang posisyon or magandang katayuan dyan sa barn, they are very interested to talk with us, no? To discuss with us about its loyalty issue. So, ang sagot ko lang po sa kanya, tumawa lang ako. Sabi ko, if we are
talking about royalty. Our Philippine Constitution, wala po sa ating saligang mata ang kumikilala po ng royalty and nobility. But then, because of this government or this barm ay meron sariling autonomiya, maybe they can observe or maybe they can recognize ng mga royalty. Kaya kanina, nung nabanggit niya yun sa akin, isa lang ang pakiusap ko sa kanya. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, kung sakali man kayo ay talagang magtatalaga about sa traditional leaders, dapat po sa inyo, alamin ninyo, research ninyo, upuan ninyo, alamin kung sino talaga ang naghari at kung sino ang origin ng mga dato dyan sa atin. Huwag kayong magtatalaga ng kung sino-sino lang at manggagaling din sa mga politician. Kasi tandaan ninyo, ang karma ay hindi po yan nagsasalita. Kusang nangyayari. So tandaan natin, ito ngayon. Ayan, nawala si Raja Sir Juan. Siguro internet connection. Tandaan natin, ito nangyayari ngayon na pagkakawatak-watak. Anong mga sinyalis yan kung iisipin? Kaya sana po ay ayusin natin, balikan natin. Ito yung ginagawa natin ngayon, babalikan natin ang ating kasaysayan. Gusto kong i-shout out si Dato Ahmad Lamping. Salam watching from Ibutigan. Ayan. Hello po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you, thank you. Thank you po. Ayan. So, habang inaantay natin yung ating mga co-host at medyo delayed na naman sila, nawala. So, we're gonna take a short break lang. And we will be right back, okay? For more. Ayan. Here again, the Heritage TV show, and dito pa rin po. Ayan. Si Dato Raja ay nandiyan din, makakasama pa rin po natin. Ayan, Dato. Okay, nawala po kayo kanina. Ayan. So meron ka bang gusto pang idagdag sa discussion natin? Ano ba yung gusto mong klaruhin sa kanila doon sa mga na-post natin na tawag nito, history? Alam mo po yung nabasa ko yung ito yan. Pagkita kayong pino. Indigenous history of Alawi. Alawi. Base po yan ay isa pong one of the respected warriors ng Maharanee. Kanyang nag-lag siya. Sorry. Nag-lag si Dato. Ayan. Tulad po ng nabanggit niya, no? Tutungo sa ating history. Nagkakaroon po talaga ng ano. Ayan. Okay na ba? Okay ka na? Ayan. Sige pa. Ayan. Hello, hello. Okay. Okay na? Okay. Okay. Yung mga pinupost po namin, ay meron po kami yung mga reference. Kaya hindi po kami sumisira ng history. Base po yan sa mga naisulat o nailimbag ng libro at palipi. Ay pinapaalam lang po namin kung gaano ba katuro. Una-una po, sa linig may Sarip Alawi. Meron po kasing gumawa ng lineages. Na ginawa niya ay Sarip Alawi. Ay meron siyang apat na anak.
according to the learner genealogist and historian. Tapos ko po ito para malaman po ninyo yung pinost ko na yan. Ang pagkakasabi po niya, Tarib Alawi, Amulpaki ay meron po siyang apat na anak, si Ahmad, Abdullah, Abdul Malik, and Abdurrahman. Ito pong si Abdullah ay walang anak. Ito naman si Ahmad ay may anak na babae, walang anak na lalaki. Itong dalawa, si Abdul Malik, yan lang po ang binigyan niya ng mga lineages na may mga anak na lalaki. Pero hindi ko na po binanggit doon sa post ko na yan. Yeah. Ngayon, doon po sa piliman na pinosto sa baba, para po malinawan po tayo, ay ang nasundan po na Alawi ay ang anak niya ay si Abdullah. Kung saan maliman at explanation po ng nagkaralang kay Ahmad bin Abdullah bin Takab ang Alawi ay batay sa kanyang panalagsik. Si Abdullah po. Ngayon, si Abdullah po ang sinusundan po na lineages ng mga kababayan po natin sa Buyan. Si Abdullah rin po ang sinusundan ng lineages ng mga kababayan natin sa may Mindanao. Dahil batay sa kanila, yun ay kanilang lineages. Pero pinutunayan po nung story na yun, Sayyid Ahmad bin Abdullah, walang anak po si Abdullah. Kaya matina po kagawa-gawa tayo ng lineages. Wala po tayong kaya yung mga kababayan po natin na ayaw talaga pinaglalaban talaga ang kiliman, sabi niya sa akin, hindi pwedeng baguhin yan dahil ginawa ng mga kiliman pa natin. Sabi ko sa kanya, alam mo kung may mali na ginawa nila, yun rin ito. Mali kasi dapat po kung natin sundan yun. Dahil may mga beses, lalo na po pag wala kasing historian sa ating mga ninong isulat na ilimpag lamang nila yun. Puro verbal kasi yung naririnig natin, di ba? Wala kasi tayong hawak, puro narrative, di ba? So, yun po yung nakakalungkot na pinipilit natin yung hawak natin na hindi naman yon recognize o hindi yon natanggap ng ibang tao kasi within the family lang yun, diba? So mahirap po na i-justify mo yun kung ikaw lang yung naniniwala doon sa iyong history o doon sa iyong lineage. Paano ko ang ibang tao alam niya kung sino ka at anong lineage ko? Pinipilit mo pa rin yung sa iyo. Diba? Mahirap kaya yung ganun. Diba, Dr. Mahirap Raja? Mahirap po talaga pag may basis yung isang kausap natin at tayo ay wala. More on oral lang. Pwede naman nating sabihin na oral testimony or oral history. Pwede po yan. Pwede po yung story. Pero paano natin mapatunayan ang oral history ay magiging totoo talaga? Andiyan po ang written history. Pag mabasa po sa written history, identification, andiyan po yung magkakaroon na ng reference sa iba't ibang lugar kung saan nandun yung mga royal archive. At sila po yung nagtatago ng mga history. Ilapit niyo yung mic niyo, Dato. Medyo nawawala po. Sila po yung tatago ng mga ebidensya sa mga royal keeper. Kaya pag binabanggit po ang natin, tandaan po ninyo.
bali. Dahil magiging fake po ang history. Ang mga sarili po ang testimony. Yes. Tao. So, ayan. Sinong tao yung nakakalang tao? Sinong tao yung tumalima ng ating reliyong lang? Ganyan po yung pagsusulat po ng okay, yung mga sige. Kaya po, yung mga historian, pero humihina po ganyan po yung hello. Yan. Ganyan po yung readers, iniintindi yung kung ano yung binabasa. Yes. Hindi yung kung ano ang basa. Marami sa kanila, nami-misinterpret nila yung basa, no? I mean, yung construction ng sentences or paraphrase, ay hindi po nila yun nakukuha. So, parang iba yung perception nila. Kaya tuloy meron nagkakalituhan doon. Ngayon, kung iisahin mo po yung pagbasa mo doon sa anumang write-up or history, may intindihan po ninyo ng maigi. So, tulad po ng sinasabi namin sa inyo. Kami po dito sa The Heritage ay nag-i-educate po sa inyo kung ano po yung mga information na nakakalap natin sa iba't iba. At ito pong summit na to, gusto kong yayain kayo na lumahok dito sa summit na ito kasi napaka-importante. Alam ko bawat isa sa atin mayroong tinatagong kiriman or history or narratives. Kahit pa sabihin natin narratives yan dato, no? Kahit pa sabihin natin narratives yan. Ngayon pa lang, isulat na po ninyo yung narratives na yan. So, sino yung nagkukwento sa inyo? Sino ba yun siya? Tapos isusulat po ninyo yan para i-participate po ninyo doon. Kumbaga, titingnan natin kung yung bang narrative mo, narrative ni ganito, ay pariho ba? Kasi i-compare po natin kung magkakatugma-tugma yung narrative na yon, and then i-compare natin doon sa nosantara na information na merong justification para makita po ninyo na ganito pala talaga, sinira pala talaga yung ating history. So, yun po yung pinaka-importante na maintindihan natin kung ano talaga ang totoong po, dito sa summit, gusto ko bird's eye view, no? We are planning with Dr. Hussein na magiging dalawang araw yung event. First day ay para po yun sa, let's say, for example, dumating tayo ngayong araw na to, sa gabi meron tayong welcome dinner na gaganapin within lang siguro sa hotel. So, kinabukasan doon tayo mag-start ng ating event. So, sa first day of event, lahat ng ating mga history participants ay magbibigay po ng history ng clan niya, history na meron siya, history ng royal house niya, kung meron silang royal house. So, you have to share that with hard copy. Dapat nandoon din, kung meron kang presentation, we can give you a certain minute, no, para ma-showcase mo yung iyong presentation. After that, kakaroon ho tayo ng parang focus discussion para makita natin, natin yung mga i-highlight natin yung mga importanteng mga dates, no? Kung ito ba ay nagtutugma doon sa kay Najib Salipi, ito yung, kapag ipapakita natin na ito yung kay Najib Salipi na report, ito yung kay Majol, at ito yung sa mga dato na mga nagatal sila. So we have to compare, and this is also the information from Nusantara that we have. So, i-compare natin lahat doon ngayon kung sino ang mayroong justification na mas maliwanag at mayroong katibayan sa ayaw at sa gusto po natin.
dapat natin tanggapin nun. Kasi doon tayo magkakaroon ng common denominator, no? Doon natin makukuha yung common denominator natin na ito pala yung hinahanap natin. And I tell you guys, I tell you, nasabi ko ito sa inyo mga kabangsang life. Wala pong maiiwan sa inyo. Yan ang masisigurado ko sa inyo. Lahat po may connection. Kaya lang, aalamin lang natin kung saan kayo banda. So whether you like it or not, no? Kailangan mo talaga maintindihan sino ang ninuno mo. Ayan, kung yung stand mo ay ito talaga, hindi ko na ito babaguhin dahil ito yung sinabi ng apo ko at hindi ko dapat ipakita yung aking tarsila o yung aking narrative o yung aking kiniman kasi pansapot. It is pansapot. Yun ang tanong ko. Bakit pansapot? Bakit ayaw ninyo ipakita? Kawana ko na kapansapot. For God's sake. Hindi, we are now 20th century. So, doon sa ano? Sa, anong tawag nito? Medieval century pa. Tayo po ay mga bago na tayo. Kung sasabihin niyo sa akin na, hay, hindi po pwede ilabas yung aking kiriman kasi yun ang sinabi na, oh, na once na ilabas ko yun, ay mawawala yung rasa niya, mawawala yung kanyang effect, may term yun sa atin dati, mawawala yung visa niya. Visa. Mawawala yung visa niya. Oo, visa niya. Pero tanungin kita, nung hawak-hawak mo ba yung tarsila mo, yung kiriman mo, ano ang visa niya sa'yo? Ikaw ba nahirang na sultan ng dunya? Yan ang tanong ko sa'yo. Kaya ayaw mo ipakita kasi ano? Pero ang totoo niyan, ganito kasi yan. Ayaw mo ipakita kasi mayroon doon hindi ka nais-nais na malalaman ng ibang tao na yun pala ay puro katinungan nila. You see? Kaya po, nakikiusap kami for one and for all para po tayo magkaintindihan. Magkaroon tayo ng sinasabing kapayapaan at wala na ho yung iringan, wala na yung si ganito, di kami man kalawanan, kasi kami man yung mapuro ka ni Tabunaway. Suradya sirungan yung mapuro ka ni Tabunaway. Da masupi-supi namin ni Maharaja Tabunaway. Kasi kami man ni Kwana. Mindato. For God's sake, people of Mindanao, gumising po kayo. This is now the right time na tayo po ay magpupo, umupo tayo, pag-usapan natin, magkaisa tayo para once and for all maayos natin ito. Hanggat hindi po natin ito upuan, hanggat hindi natin ito pag-usapan, wala po tayong mararating. Para sabihin ko sa inyo, kahit yung barm na yan, sinabi ko na sa kanila, I posted it on my profile. Whether you like it or not, you have to go back to your ancestors. History. Kailangan mo talagang balikan ang iyong pinanggalingan kasi kapag hindi mo binalikan yon, wala kang mararating. Sinabi ko yan sa kanila. Kahit to sa kausap ko kanina, Dato Raja, sinabi ko sa kanya, hanggat hindi ninyo balikan kung saan kayo nang galing, walang mararating yung barm na yan. Magkakawatak-watak pa kayo. Hindi po ako galit sa inyo, pero nasasayangan po ako sa nangyayari ngayon. As in, nasasayangan ako. Kawawa yung mga bangsamuro ninyo na naniniwala sa inyo. Ang dami pong mga problema na dapat ayusin po ninyo. Kayo-kayo lang eh. Kayo-kayo lang nandyan. Bakit kayo nagkakaganyan? Sana po matuto po kayo
Anak ko, magagaling ho kayo dyan na mga attorney. Magagaling kayo dyan na mga engineer. Mga, anong tawag nito? Mga dato, kung tawagin. Sana naman po isipin ninyo yung inyong pinanggalingan kung saan kayo nanggaling. Dapat maintindihan ninyo yan. Ayan. Dato, Raja, pasensya ka na. Gusto ko lang kasi talagang i-stress out itong ating summit. Para nang salanan ay marami pong mag-attend. In fact, ang sabi nga po nung kausap ko kanina ay there are also interested people. But salamat. Now, balikan natin si Kabungsuan. Doon sa sinabi ni Salibi na 15-15 siya dumating dito. Anong edad niya nung dumating siya dito, Dato? Matanda. Ano pa? At the age of 107 years. 127 years! Oh my God. Namatay siya. Yun ang edad niya nung siya ay namatay. Oh yes, yun 15, ang edad niya. 15. Pero nung 15-15 siya dumating. Kasi kung tama yung 100. Nabasa ko na 1404 siya pinanganak. Okay? 1404, 15-15 siya dumating dito. Ilan ang difference? Ako naluluig na ako. Wait lang po ah. 9. 100. Ha? Hindi. More than 100 yung... Ay, wala. Ang edad niya, kung 1404 siya pinanganak, according to Salibi, tapos pumunta siya dito ng 15-15, anong edad niya? Yun ang tanong ko, anong edad niya nung dumating siya dito kung 15-15 na siya dumating? Kung 1405 siya pinanganak? 14... Late. Ako, 100. Sorry ha, may talaga ako sa ano, sa math. Parang 100 plus din eh. Oo, parang 100... 100... four. Wait lang. 115 plus 4. 119! Mm-hmm. 119! Okay. Years ibig sabihin, ibig sabihin, matanda na siya masyado. Diba? Tama? Tama. Tama po. May dato? Tama, tama. Correct? Oh. Oh. Kasi kung... wait lang ha. Parang kulang ha. Ah, 120 pala. 120 ang edad niya. So, ibig sabihin, kung 100 plus ang edad niya, tapos nagkaanak siya, kay Tunina, ang tatlo. Tapos namatay siya ng 15-17. Namatay siya ng 15-17. Kasi doon pa lang sa 15-15, namatay siya ng 15-17. According sa hikayat. Questionable, di ba? 111 daw, sabi ni Sami Kamsa. Ayan, 111, bali talaga ako. Okay, 111, tama. 111 years old si Kabungsuan. Ibig sabihin, kung dumating siya dito na 15-15 at 111 years old, namatay siya ng 15-17 at 113, di ba? 113 ang edad. So, ibig sabihin sa 2 years na yon na nanatili siya dito sa Mindanao, marami siya nagawa. Nakailang generation siya? Generation?
from Alam, Bakaya, sino pa yun? Sino yung anak ni Bangkaya, Dato Radya? Si Bangkaya Dimasangkay. Masangkay, okay. Makaalang, Bangkaya, Dimasangkay. Sino pa yung sunod? Si Dimasangkay. Laut Buisan. Kapitan Laut Buisan. Kapitan Laut Buisan. So, ibig sabihin, nakailang generation siya? Sa 2 years? 5. 5 o 6? 6 ata na generation bago kay Kudarat. 6. 6 na generation bago kay Kudarat. So you see, mga kabangsa, dyan pa lang, mali-mali na po talaga. Kasi imagine nyo, 15-15 siya dumating at 15-17 na matay siya, nandoon ang libingan niya sa Java. May record ang hikayat. Kaya nga, hindi nila tinatanggap na 15-15 dumating kita po sa dito. Ibig sabihin, mali na. Sa umpisa pa lang, mali na si Majol at saka si Tanya. At saan ang galing yung information na yon? Sa mga dato sa Maguindanao. Kasi sila po yung kumawa, sila yung nag-feed ng information kay Saludi. Yan po ang totoo. Kaya magising po tayo mga kabangsang lahat. Magising tayo Mindanawan. Hindi hanggang sa hanggan. Naniniwala tayo dyan sa mga tao na yan. Hindi ko po sila kinakalaban. Ang sinasabi ko lang po ay yung history natin. Yung history dapat ituwid. Huwag po natin baluktutin. Ituwid po natin. Ito na lang sample ko sa inyo. Ikaw, nagsultan ka. Na nag-intron sa'yo, sultan din. Hindi mo ba tinanong saan galing yung authority niya para isultan ka niya? Paano kanya ini-intron? Saan galing yung pagkasultan niya? Hindi po pwede mag-intron ang isang sultan kung walang pinanggalingan ang pagiging sultan niya. Dahil hindi po yan mushroom na tumubo lang na parang kabuti. Kaya sana po matuto na po tayo. Kaya po kami nandito para po liwanagin parang sa inyo. Bula. Oo. Liwanagin sa inyo. No? At mukhang hindi na ata makakapasok si Dato Arma. Medyo konti na lang yung ating oras. And Dato Hussein Arma is listening, watching our show. Please mag-comment. Baka may gusto kang sabihin or iparating kung gusto kayo makakasok sa ating live. So, Dato Radya, meron ka pa bang gustong idagdag na information? Sige po. Meron po. Gusto ko pong idagdag sa inyo. Alam nyo po mga kabansa malayo, especially sa mga taga-Buayan, alam nyo po, lahat po kayo ay nag-claim na lineages po ni Sarip Kabuntuan. Mismo po si Sarip Kabunsuan ang nagsabi na siya ay nagkaroon ng anak sa kanyang asawang si Putri Tunina na anak ni Sarip Ali Maradya. Ito ay sina Putri Nur Makmur, Nila Candy at Bay Abatola. Itong si Nur Makmur ay ipinakasal niya sa tribal leader ng Boyan. Yan lamang po ang pwedeng magkaroon ng lineages mula kay Sarip Kabunsuan, Sarip Ali Maradya, hanggang kay Maharadya Tagnaw. Dahil po, ito pong Boyan ay ang dami pong nag-claim ng Radya Boyan. Pagkaaralan po ninyo kung bakit nagkaroon ng
Ang dami po. Ngayon lang, nag-radyo po yan, radyo sarip, kung saan-saan na, puro radyo. Hindi po namin kayo pinapahiya, hindi po namin sinasabing hindi katanggap-tanggap yung titulo na yan. Dahil na pwede po natin ipagmalaki. Dahil ang nabanggit po na history ay yung ating pong mga ancestor dito po na Boyan. Dahil kung hindi po na pangasawa ng tribal leader ng Boyan, yung anak ni Sarit Pabunsuan ay wala pong history ng Radya Boyan. Yan po, mga kabansa malayo. Kaya yung mga kaibigan natin dyan na gusto talagang magkaroon ng alaman sa history, balikan po ninyo yung mag-research po tayo at ating alamin po. Dahil mahirap po, nag-claim po tayo ng lineages mula kay Sarip Pabunsuan na wala naman po tayong lineages para sa kanya. Isa lang po kasi ang pagkakaintindi ko kung bakit nag-claim sila ng lineages mula kay Sarip Pabunsuan. Because of royalty. Yes, dahil sa royalty. Nakala nila royal si Kabunsuan. Yun ang... Opo. Oo, yun ang akala nila. Sige po. Because of royalty, everybody was claiming as the genealogy belongs to Sarip Kabunsuan. Hmm. Ito po si Sarip Kabunsuan po ay anak ni Putri Johar. Hindi po si Jainal Abidin yung kanyang ama. Kung hindi si Jumadil Cubro, yun po yung tatay niya. Hindi po Sultan Iskandar yung tatay ni Putri Johar. Dahil po yung tatay po ni Putri Johar ay si Tun Hamsa Tulubalang at top military commander. Hindi po kaya royal. Under siya sa Sultanate of Malacca. Yung sinasabi po kasi nilang Sultan is Dulcarnain Iskandar. Yung isang nakita ko si Megat Iskandar na ang ginamit eh. Yung isang magaling maggawa ng genealogies. Megat Iskandar. Totoo yan. Hindi po masama. Ito po, hindi po masama kung wala po tayong lineages mula kay Sarip Pabunsuan. Ang masama po ay yung nagkukuha po tayo ng lineages. May taong nagpapakuha sa atin ng lineages mula po kanya. Dahil pag nagkabistuhan... Ibig sabihin doon siya kumukanik ni Pabunsuan. Opo. Pag nagkabistuhan na yung royalty ay wala pala kay Sarip Pabunsuan, ay ganyan talaga mangyari. Kahit yung mga lineages niya doon sa Demak Java, naging mighty rulers sila doon. At alam nila na si Sarip Kabunsuan ay wala siyang anak na lalaki dito sa Mindanao. Yes. Doon lamang po siya nagkaroon ng anak sa unang asawa niya na si Putri Pimbayon, na anak ng Brivijuke V. Na kapatid ni Radin Patah sa ama. Yes. Ayun, so very clear po mga kapatid. Meron kayo natutunan ngayon sa amin. At gusto na iparating sa inyo kung sakali man na medyo nire-review po namin kasi may mga tao po, may mga kaibigan tayo. May mga, ay, andyan na si Dato Arpa! Welcome to the show, brother! How are you? Ayan na siya! Kumusta? Assalamualaikum! Ayan, kumusta Dato? Sige pa, Dato. Habol. Oo.
Better late than never or absent. Okay lang. Okay lang. Mati na ko kayo. Okay lang yan. Okay lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng mga viewers and listeners, avid supporters of the Heritage Channel under the able leadership of Tuan Ku Maharanee and Raja Sirungan II, and of course your co-host for tonight, that's Arpa. Ahap sangum makam kamemon, assalamualaikum, kaniukatan, Pasilan Sulu Tawi-Tawi, Sambuanga Peninsula, Indonesia, Malaysia, Palawan, and Brunei Darussalam. Gandang. Yan, thank you po. Salamat po, Zay. Salamat po, nakahabol ka rin. Oo, nakahabol ka rin. Anong balita, anong update po dyan sa Western Mindanao? Gusto ko namin marinig. Can you give us update or maybe, you know, sort of information what is happening in Western Mindanao? Well, sa Western Mindanao, ang mga update dito is yung situational ng mga indigenous people, no? As we said that the indigenous is very important for the Region 9. And a series of meetings and consultations. But some of the areas or cities, municipalities, were not able to be having a IPMR, Indigenous Mandatory Representative. And I noticed naman, this will be, ma-address itong mga situation na to. But per observation of mine, hopefully the NCIP will always in the neutral ground in selecting, in choosing of the indigenous mandatory. Okay. Yun lang ang dito. Salamat naman. There are some friends of us, no? Friends of mine na nag-suggest dahil nabanggit ko sa kanila yung ating summit na to, and I already explained to our viewers tonight na magkakaroon po ng changes yung ating summit because of the request, demand request ng ating mga IPMR and of course our traditional leaders council, no, dyan sa Western Mindanao. So when I talk to one of our colleagues here, ang suggestion niya sa akin kasi sabi ko, okay, once Dato Arpa magkausap kami, isa-suggest ko. So this is now the right time, so I will take this opportunity to inform you that he suggested that we have to invite NCMF for that summit. So, kailangan daw natin silang involve ang NCMF. Ano yun? Sino? Si? National Commission on Muslim Filipinos. Oh, yeah. Oh, of course naman. In fact, we should involve them because perhaps the summit is not solely intended for the indigenous. This is intended for the Bangsi Malayo Filipino or Filipina in general, intended to all Filipinos traditional leaders. Okay, good. At least and they are very, very interested to join also. So, sabi nga po doon sa akin, pagka natapos daw po yung summit na ito, he suggested to me to have another summit, but it must be, focused on the BARM, traditional leaders.
Yun yung suggestion nila. Because why? They are trying to, you know, to trace, and they are trying to look for the rightful traditional leaders for giving a position with this leadership, traditional leadership in barn. So ang sabi ko sa kanila, kailangan nyo talagang i-trace yan ng maayos, dahil kung ang ilalagay po ninyo dyan sa posisyon na wali kasi yung inaano nila ngayon. So kung ang ilalagay nyo dyan sa posisyon na wali ay hindi talaga yung totoong nagmamay-ari ng kadato dyan sa Mindanao, eh baka karma ang kapalit mo. So yun yung sinabi ko talaga sa kanya noong nagkausap kami. So sabi ko, huwag ninyong basta-bastahin yan. Kasi yung, alam mo ba yun, naniniwala ba kayo doon, Dato Raja and Dato Zen, yung arwak ba? Yung soul ng mga namatay na mga ancestors natin at saka yung ating mga forefathers, nakikita nila tayo eh. Di ba? Yeah. So syempre, alam nila na kung anong nangyayari dito sa atin. So, kumbaga, hindi, inaalisan sila ng karapatan, inaalisan sila ng respeto. Di ba? So, yun yung naisuggest ko kanina sa kanya. It's good na nagkausap kami. At sana po makarating yun sa kanilang get dyan sa barn. Anyways, Dato, gusto ko i-shoutout ito si Bajaw IP. Assalamu alaikum po, Heritage Channel, watching from Bajaw ICC IP's community, Malamawi Island, Isabela City, Basilan. Ayan, sa lahat po ng ating mga brothers dyan sa Bajaw IP, no? Malamawi Island ng Isabela at saka sa dyan sa Basilan. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtutok. Now, ang pinag-uusapan namin kanina, Dato Arpa, ay tungkol kay Kabunsuan, doon sa pinosto na history a portion of that book. Mayroon doon binanggit, ewan ko kung nabasa mo, Dato Arpa, may binanggit doon na according to Salibi, na ang kasama ni Kabunsuan nung pumunta dito ay mga sama. He mentioned about the Orang Laot and also the Sama. Ano ba yun? Hindi ko memoryado eh. Kasi minention niya yung mga Sama, pero ang pagka-mention doon Dato is Samal, not Sama. Uh-oh. Uh-oh. Pero yung isa doon is Orang Laot. So ibig sabihin Malay words yun, Orang Laot. Ibig sabihin yung taon-dagat, no? Taon-dagat. Yes. Kaya ba meron din kayong nabasa o meron din kayong narratives na Kabunsuan was accompanied by the Sama? Well, the situation is might true because Kabunsuan cannot travel with the locomotive vehicle, which is yung engine powered, no? It is traveled by the paddle. So, kung paddle ang sinakyan ni Kabunsuan, Tuan Kabunsuan, it is possible that the people of the sea, which is the tribe of Sama, whether they are Bajau, the Sama di Laut, Sama Bangingi, but in general as a Sama, so it might be true, but there is other version of the history. Yung Sama sinasabi doon na nakasama ng mga missionaries na to, because these people were missionaries, no? They are not coming here for other purposes except to propagate the Agama Islam. Yes. What I understand also, no? Propagating the Agama Islam, and then they were received by the traditional leaders, by the noble leaders, by the royal leaders of Mindanao, whether saan man yan parte ng Mindanao, because
we cannot say that the places na pinuntahan ni Sheriff Kamungsuan or ni Tuan Kamungsuan na walang tao. Mayroon tao. Kasi bakit siya pupunta doon sa lugar na yun kung walang tao naman? So there is an existing community. Yes, existing kingdom. Kingdom yan. Yes. Ang sasabihin natin dyan. Kasi Mindanao is already a civilized territory. Just like other neighboring islands. For instance, the Kingdom of Brunei, Sulu, Indonesia, or Malaysia, no? Yun ang pagkakatingin ko sa situation na yan. So, or there is a powerful community. Mga ganun yan eh. Oo, kasi paano siya ma-receive mabuti kung walang leader doon? There should be a leader na pinuntahan ni Sheriff Kamungsuan that make him somebody also. Ganun yun eh, pagkakaano ko dyan, no? He cannot be somebody kung walang leader na tumanggap sa kanya dyan. So yun ang anuhin natin, i-propagate natin sa mga program natin, that leaders that receive Sheriff Kamungsuan, for instance, Maharaja Tabunnawai and clan, Mamalu and family, yun ang mga existing leaders eh. It is written in the history. So, hindi natin na lang ma-pinpoint doon who are the companions of the two great leaders under Mamalu, under Tabunnawai. Yan. But with the companionship of Sheriff Kamungsuan or Tuan Kamungsuan, I firmly believe that people who used to paddle the lepa or binta or what we call the balangay or kumpit. So, ibig sabihin, sama group ang naging kasama niya. But maybe there was no other intention but to, kumbaga, hinatid lang siya. Ganon, hinatid lang siya. Yun lang. No? Okay. Clear po yung iyong explanation kasi doon po sa pinabasa at doon po sa libro na yun, very important kasi na makita rin natin yung existence, no, yung existence ng mga sama bajaw. So, or sama, kailangan talagang maintindihan natin na these people ay nandyan na sila noong mga panahon na yun. So, kailangan din natin yun ma-justify. So, basahin ko lang itong message ni Bajaw IP. Good evening po kay Sir Dato Arpa Hussein. Sir, ask ko lang po, legible po ba bigyan o tawagin na panglima ang isang elected IPMR ng isang community without their roots of or ancestors title of their family? What I mean, kahit wala silang family history or panubo panglima. Sino ang sasagot sa inyo? Ayan, si ikaw daw dato ang tinatanong niya. Ang version ko sa pangsasama, because the one who asking is the tribe of Sama Bajaw or Sama, no? Yes. Si Bajaw IP. You know, yung IPMR na yan, that is bago yan eh. That was only created through presidential. And then the reason naman na na-create siya is to respect the traditional pangadatan. Gaya ng sinabi ko, ito yung ano eh, the crucial thing that the NCIP will do, yung magbibigay tayo ng title sa tao na without even a drop of a blood of leadership or royalty, di ba? So there is a curse or busung, makabusong yan. Now with the Bajaw IP, you know, there is in Malamawi yung
tinatawag na community up to this time existing, we shall call it the ancestral place of Panglima Amlani. Oo. Mm. Yung Panglima Amlani na yan, most of them nakapag-aral mabuti yung mga young generation niya o yung mga panubo. Panubo is yung offspring, yung mga descendant niya. Kung ako, NCIP, kukunin ko dyan sa pamilya na yan, yung pagiging paglima ng community. Kasi ano yun eh, immortalizing, respecting, as we said, yung mga ninuno. Kasi kahit wala na sila, nandiyan pa rin yung mga ano nila. Kasi hindi sila nagiging panglima, what I learned before, kung hindi sila gumawa ng kabutihan at saka kung hindi sila karapat-dapat at may karangalan. Yeah. Correct. Ayun. So, yun ang sagot mo, Dato. Ayan, sana nanonood at si Bajaw IP. I hope na na-sustain yung katanungan mo. Pero sa akin naman, in my own opinion, no, pagdating po sa pagbibigay ng titulo, especially po dito sa amin sa Mindanao, ito po yung nakakalungkot na sitwasyon. Dahil kahit sino pwede magbigay ng titulo. Yan po ngayon ang pinapractice nila dito. Kahit sino na nag-aako that their forefathers ay nag-rule daw according to them, pwede sila magbigay ng titulo. Kaya ang nangyayari sa amin dito dato, busong. Tama yung sinabi mo, busong. Kaya nga, ngayon, sila-sila lang hindi nagkakaintindihan. Sila-sila lang magkakapatid, nagpapatayan, magkakamag-anak, nagpapatayan, hindi nagkakaintindihan. Kasi nga, ang karma kasi, hindi yan nakikita. Hindi yan isang bagay na nakikita mo yung karma na pwede mong iwasan. Diba? Ang karma kasi, kusang nararamdaman yan. At hindi mo alam na yung palang mga bad luck o yung mga kunting mga bagay na nagbibigay sa iyo ng problema, o nagbibigay sa iyo ng walang katahimikan, ay iyon na pala yung nagdadala ng karma o busog or curse in English. So, buti nga kayo dyan sa Western Mindanao dahil ang kumukuha lang ng authority ay yung IPMR or can I say that NCIP, no? Dito sa amin, hindi. Yeah. Kahit yung sultan, na bago lang din binigyan ng pagkasultan, pwede rin mag-introne. Alam ni Dato Raja yan. Di ba, Dato Raja? Tama? Tama po, tama. Oo. Yan. Yan ang problema namin dito sa Mindanao. Kaya nga po kami lumabas. Kaya kami lumabas talaga kasi hindi na po aya-aya yung nangyayari na bawat sityo, bawat barangay, bawat 5 kilometro mayroong sultan, mayroong raja, may datu. Pati nagasikad-sikad sultan. O di kaya yung mga ibang sultan, makikita mo na lang nandoon sa mga gilid-gilid. Naglalasto, mga bayalabi. Marami po tayo nakikita. I will not mention any names, pero marami po tayo nakikita. Ako mismo nakikita ko. Mga bayalabi naglalasto. Nakikita ko nagpipila dyan sa mga outlet ng mga loto. Kasi wala na yung essence. Wala na yung essence ng ating royal. Tinira na. At yun ay dumating na sa punto na ganito na ang nangyayari sa atin. Kaya po, kami ay nakikiusap sa inyong mga kapansanay. Lalo na po yung totoong merong royal blood. Alam ko within yourselves, sa sarili nyo, alam nyo kung meron. Kaya panindigan ninyo. At huwag ho kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga piki-piki na yan. Alamin ninyo kung ano ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na yan. Now, napakaganda po yung ating usapin, no? Lalo na dumating si Dato
to Zen at medyo gabi na rin siya dumating na late tuloy. But anyway, thank you Dato sa iyong pagdating at in addition na Tuan Kumarani. Yes. In addition the situation in Western Mindanao which is started from Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, we preserve the pride and glory of the ancestors' dignity, no? For instance, no, yung kagaya yung sa Badyo ay pinayahan. Alam mo, kahit na wala na yung ano nila, ninuno nila yung panglima amlani na yon, kinababasa ko yun every time dyan sa Basilan na ano. Pag makita ko yung mga panubo is yung mga descendant niya, I give respect because hindi naging panglima ang isang tao kung wala siyang honor and glory na nagawa. Doon ha, yung dito sa Western Mindanao, from Zamboanga Peninsula down to Tawi-Tawi, no? So dapat demonstrate or enumerate or ipahiwatig yung mga ganun kahalagaan. And this mga position na to, yeah. Oo, this mga position, as what you said, hindi ito basta-basta pinulot. Nagkaroon niya ng ceremonial yung mga ganyan na yan. Nagkaroon niya ng yung sabi niya yung effect. Oo. Pag ikaw ay anak ni ganito, kahit pa yun naging mahirap siya sa descendant niya. Pero once na trace mo yung roots niya, nandoon pa rin yung respeto eh. Oo. Doon pa rin. And there are some people who have that kind of glorious titulo. Sometimes hindi nila na ginagamit yan eh. Ganun pagka-humble naman ng iba, no? Nag-iiwas. Oo. Sabi niya, nakakaya kasi hindi na tayo, sabi niya, masyadong affluent o ganito, ganun. But you cannot deny that was an history of your forefathers, yes, of your ancestors. Okay. You should be proud of it. Yes, hindi mo may okay. Ikaw, Dato Raja, ano masasabi mo doon sa dinisip ko o dito sa mga titles na ito? Actually, dapat binigyang halaga yung mga titles ko. Okay. Ang dami rin kasi dito sa ating Kapoyan. Ang daming mga titles. Kaya nga, kumuha ng titles. Sultan din yung moon. Lapit mo yung mic mo dati. So, minsan. Kung minsan, yung sultan, nag-i-intronsya ng Radya. So, yung Radya naman ay in-intron ng Sultan. Sa Mindanao, voice ng Mindanao, giving any noble title, any royal title. Pag wala po kayong lineages from Maharanee, Pinalawak, tandaan po ninyo, walang lineages ng mga radyo na Pinawa ito na pinutin sa mga royal enthronement na yan. Ay, alam po ninyo yan. Alam kung may nakakalam yan. Hindi pwede mo magbigay ng real title o noble title kung wala nita ang mga lineages ng mga radyo na Pinawa. Especially yung sa radyo po yan. Radya po yan naman, mag-invite pa ng lineages na manggagaling sa true Maharaja ng Pinoy bago siya mag-implement
magkaroon siya ng, magbigay rin siya ng royal title with the approval of Maharanee. Kaya ganun po yung ginawa ng ating Maharanee. Yes. Bigyan niya ng titulo ng Maharanee po yan, yung andugang yung son-in-law niya with the permission of Maharanee Tabunawi. Hindi basta-basta yung pagbibigyan niya. Yes. Ayan. Ganun po yung galing. Galing. Thank you for that information. Naintindihan mo ba Dato Arpa? Naintindihan mo yung sinasabi ni Dato Arpa? Maraming mga tao. Oo. Nawawala ka kasi yung ano, yung mic mo. Ang dami pong mga tao minsan ay nagpapatayan nila sila. Magkakamag-anak ito. Binabaril yung isa dahil lang sa Sultan title. Eh wala naman, hindi naman kinikilala ng pamahalang Pilipinas. Bakit kailangan mo patay yung kamag-anak mo? Kamag-anak mo yan, pinapatay. Dahil lang yung dito. Correct. Totoo yan na. Bigyan nito talaga yung bigyan po nito na natin ng halaga yung buhay ng ating kapwa. Dahil pag napatay na yan, hindi na po yung hindi na yung may balik. Ayan. Yes. Dahil lang sa title na yan. Sinabi ni Dato Raja, totoo po yan, Dato Arpa. Pero kasi yung instances na nag-entron yung isang sultan, hindi umabot ng ilang buwan o week lang, pinapatay. Nakamag-anak din niya. So, ang ibig ko sabihin, bakit po kailangan patayin yung tao na wala naman, kumbaga, hindi naman siya recognized ng Pilipinas. Diba? Hindi naman siya recognized ng Nusantara. So, ibig ko sabihin, sinasayang nila yung kanilang buhay sa mga ganitong sistema na, yun, kung tutuusin, isa na yun sa mga murka eh. First, ang tawag ko doon. First. But anyway, maganda na ho yung mga sinabi ni Dato Raja. Maraming salamat sa inyo. And maybe by next meeting, sabi ni Dato Raja ay kailangan pag-usapan natin yung mga titulo na naumpisa natin last time. Kasi marami rin nagtatanong, even po sa Western Mindanao, gusto nilang maintindihan ang ibig sabihin ng mga panglima, mga Raja Muda, mga, ano ba yun? Ano pa ba yun? Raja Laot. Raja Laot. May mga Kapitan Laot. Yung mga ganyan. Ako gusto ko ano, no? Yung, gusto ko talaga yan maano, yung ma matanong sa ano sa mga bumuo ng barm, no, why they choose wali? Wali is not existing in the yung sa barm composition, no, yung sa barm, yung the one who made the barm, no, no? Gusto ko yun matanong eh, why they choose wali as the supreme ano, no, above leader, no, nila, no, aside from chief minister, no. Well, the wali is not existing except sa religious, for instance, no, wali Allah, the friend of Allah, that is intended for Nabi Allah Ibrahim, no, wali Allah, the friend of Allah. But the question there, yung flag naman ng barm ginawa nila, wala man lamang isang ano, yung isang letter ng Quranic, sayang. Sayang. Yan, isa sayang. Rin yan. May kanina nga nung sayang. Isang tao dato. No? May kausap ako kanina. It's about, alam ko, taga-barm yun. Ang pinag-uusapan nga namin yung traditional leaders. Sabi ko sa kanya, mahirap ka ko na ibigay ninyo yung wali na yan doon sa hindi rightful. Kung mga hindi totoong traditional leaders. Kasi 100% ako na ang bibigyan na naman yan ng inyong mga head dyan ay mga politician na rin.
So, ako, suggestion ko, dapat i-trace nyo ng maigi yan at kung sino yung karapat-dapat na dapat na mag-act yan o tumayo bilang wali. At isipin nyo pa ako na ang wali ay religious yan. No? Religious. Malawa, ako, kung iniisip ninyo ay traditional leaders, what I can suggest ay yung kamang puadat. Yun yung dapat na lagyan ninyo ng talagang leader, yung pamangkuadat. Kaya sabi niya sa akin, sige ma'am, baka once na maano ito, sabi niya, ay magkakaroon tayo ng meeting kung pwede lang sana mag-sit down tayo. Sabi ko, naku, tingnan natin kung anong pwede natin magawa. So yun po yung napag-usapan namin about doon sa mga ganyan na sistema. Pagdating kasi sa mga traditional leaders, Isa pa, no? Tuan Kumaran, you know? Yung, madagdagan ko yung, na. Oh, sige. Sige, sige, Dato. Dato Sir Rungan, madagdagan ko lang kasi pag wali kasi, pag sinabing wali, kaya nung mga wali tsunggo, we are preachers of Islam. Iba po yung traditional leader ang correct. Magkaiba yun. Oo, magkaiba yun. Hindi yun pwede ihalo mo doon. Diba? Yun, ako din, ganun ang pagkaintindi ko eh. How at saka hindi siya at saka hindi siya nag-i-exist sa ano eh, sa yung sa aywan ko no. Kasi ang pagkaalam ko ng wali is he will only advise he cannot be a leader, no? Pang interpretation ko lang to, no? Now, correct. Ang wali is ginawang leader. Halimbawa sa barn, no? Ginawa nilang leader. Kasi once wali ka ng barn, you are over all, no? So, parang nagkakaroon ng contradict sa essence and sa concept, no? Sana, para sa correct. Akin, no? If I am one of those nakasama dyan, yung nag-crap down yan, I will choose Khalifa. Oo. Khalifatul yun ba naman? Khalifatul Moro, Khalifatul Mindanao, Khalifatul Muslimin. Mga ganun eh. Oo. Dapat Khalifa, hindi yung wali. Oo. Kasi kapag wali, more on religious ano yan, religious aspect. Yun yung pagkakaintindi ko. Tulad na sinabi ni Radyo Sirungan, sa atin sa Nusantara, marami sa kanila wali. So, mga wali din. But they are dealing Islam. Yun ang pagkaintindi ko. So, siguro wala na tayong oras ng mga kapatid. Bitin na naman. Oo, bitin na naman kasi. Minutes na lang. Wala tayong magawa. But anyway, next time, sana maaga-aga tayo. Kung pwede tayo makapag-aga ng konti, so gagawin natin yun. But anyway, this time, we have to say goodbye. Pangsamantala muna. At si Dato Raja Sirungan muna ang magpaalam. Tapos sabihin mo sa kanila kung ano pwede nilang asahan sa atin sa next meeting. Ano bang gusto mong i-discuss? Sige po. Pansamantala po kami magpapaalam sa programa The Heritage Life. Ang tabayanan po ninyo, sunod po na program po natin ay usapan po natin ang isang titulo na pwede pong pakuha sa our noble community. Hanggang dito lang po, maraming salamat po. Kaya yung panunod sa BYY po atin. Thank you po, Dato Raja. Now, Arpa, paalam na tayo. Next time ulit. Magandang gabi uli sa lahat ng mga katipuneros, katipuneras, kay Brother Faisal Mangandato, ano, yung presidential candidate ng Katipunan who made an history. Natalo niya yung Lenny at Marcos, no? And that is one signal, no, of good leadership, of good
facing of the people, no? Now, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po, kami po ay nagpapasalamat, nandiyan dyan kayo at gabayan nyo kami. At kami naman ay magkukwento dito ng mga kwento na sometimes hindi nyo naririnig, hindi nyo nalalaman. Baka kami ang magiging dahilan na magiging informative personalities, no? Sa inyong lahat. At sana nga po magkakaroon tayo ng mahabang balitaktakan dito sa programa ni Tuan Ku Maharanee, The Heritage Channel. And don't forget, The Heritage Channel is sending a good message to all of us. Thank you po sa lahat po ng ating kapatid dyan, mga kabangsang layo. Tayo po ay dumating na sa punto na kami ay magpaalam muli. At abangan ninyo ang ating next episode sa Friday. Patatalakayin po natin ang iba't ibang titulo ng royalty at nobility po. Pariho dito sa Mindanao, sa Western Mindanao, or even sa iba yung dagat. So, pwede natin i-compare, no? Kasi marami pong nagtatanong, marami nag-send out ng message, and even our sister from Western Mindanao na si Princess Nonyo, ay ni-request po niya talaga na dapat i-inform natin yung ating mga viewers kung ano ba ang meaning ng mga titulo na to na dapat ingatan at dapat ilagay sa tama yung pagdadala kung sakaling yun ay iyong titulo na sinusuot. So, kami ay magpapaalam pansamantala po sa inyong lahat, mga kabangsang layo, mga katipuneros at mga katipunera, sa ating mga kapatid from Western Mindanao, Sama Bajau, Sama Dilaot, Sama Bangingi, Kalibugan, Sumanon, at sa lahat po ng ating mga Yakan. Kapatid. Yakan. And Tausug. Tausug. Ayan. So basta lahat po na nakikinig na naaabot ng aming show na ito, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nagbigay ng komento dyan, mukhang mayroon pa naghabol dito na isa pang komento. Ay, naka si Dato Fort Tabunaway, Assalamualaikum, sabi niya, long live, bangsang layo. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng umantabay sa amin. Maraming salamat po. Kami po ay nagtutubay sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Dato Arpa, sa paghapol at saka si Dato Raja. See you on Friday. God bless everyone. Good night. Waalaikumsalam.